Ayan mga kayubi, so welcome pong muli sa ating Usapang Baboy. At ngayon po, subukan nating talakayin ang itong tumatama sa ating sakit na tinatawag na ASF or African Swine Fever. Actually mga kayubi, ang ASF ay hindi na bagong sakit. Actually matanda na nga siya eh. More than 100 years old na ang sakit na ito. Pero recently lang po natin ito mas nakilala or sumikat nung tumama ito noong 2018 sa China. Ayan, so syempre po tayo natakot na makapasok ito sa Pilipinas. So meron pong ginawa tayong mga paraan para maiwasan ito. Pero sa kasamang palad, tinamaan pa din tayo. Noon pong may napapabalitang nagkakamatayan sa probinsya ng Rizal, syempre medyo curious po tayo kaya bumisita tayo dyan. So ito po yung mga nakita natin sa mga baboy doon. Aside po sa mga namamatay na mga baboy, mayroon din po tayo nakita na mga parang nilalamig yung mga baboy kaya nagkukumpulan sila. Walang ganang kumain, nilalagnat. At yan, mayroon din po tayo nakita na mga skin discoloration, nagkukulay violet na paltak-paltak sa balat. Sa ibang mga farms po, meron din po mga nagtatae. Ayan, so may mga basa ang dumi nila. And then, mas masama po ito sa mga inahin kasi yung mga inahin mabilis mamatay. Nilalagnat sila, namumula ang balat, hindi kumakain. Sa mga farms po na maraming inahin, nagsisimula yung infection sa kaunti and then kumakalat siya sa mga katabi. Meron din po nakikita mga constipated. And then, marami po dyan ay mga nag-aabort. Ayan, so nag-necropsy din po tayo. Ang pag-necropsy mga kayubi ay isang paraan para malaman kung ano ang sakit ng isang baboy. Pero ito po ay hayaan na lang natin sa mga profesional. Dahil lalo na po sa sakit na ASF, ang dugo po ng baboy na may sakit nito ay naglalaman ng napakaraming virus particles na pag hindi po natin na-contain, imbes na tayo makatulong, ay baka lalo pa nating pakalatin ang sakit na ASF. Ang mga susunod na larawan ay naglalaman ng kahindik-hindik, kagimbal-gimbal at kasindak-sindak ng mga imahe na maaaring hindi kayanin na mahihinang nilalang. Nagbukas po tayo ng isang infected na baboy para tingnan yung mga affected na internal organs. Although ito pong setup natin, hindi talaga ito ideal kasi hindi pa naman natin alam na may ASF na. So dito, nakita natin na medyo hemorrhagic talaga yung sakit. So hindi naman po necessarily na ASF agad dito. Mas maganda ipa-lab test pa rin kasi pwedeng ito po ay senyales din naman ng isa pang sakit na hog cholera. Pinaniniwalaan na ang ASF virus ay nakapasok po sa atin sa Pilipinas at tumama sa ating mga baboy dahil sa pagpapakain ng kaning baboy na hindi po masyadong naluto. So itong mga ito ay posibleng nag-contain ng mga infected na pork at nung ipinakain sa ating mga baboy ay nahawa sila sa sakit na ASF. Ano po? Simula po doon, ayan, kumalat na siya. At since ang sakit po na ito ay virus, wala pong antibiotic na kaya pong patayin yan. And then sa ngayon po, wala pa rin po naman tayong bakuna. Kaya talagang napakahirap na kontrolin ang sakit na ito. So kumalat po siya ng kumalat. Sa Luzon po medyo malaki na ang damage na nagawa ng sakit na ito. Tumama na rin po siya sa Mindanao noong 2020 at ngayon po 2021 meron na rin po sa ilang isla ng Visayas. Ngayon kung titingnan naman po natin yung scenario natin sa negosyong ito, doon po sa mga may natitirang alagang baboy, lalo doon sa mga inahin, eh syempre maganda, ano po, kasi napakaganda talaga ng presyo ngayon. Pero doon po sa mga gusto palang mag-alagang muli or gusto palang mag-alaga, medyo napakahirap po kasi aside sa medyo mahirap humanap ng biik na safe, ano po, na hindi infected, medyo may kamahalan din ang pagbili ng biik ngayon. So, syempre, doon po sa mga nag-aalaga po ng baboy ngayon, hindi po natin maaalis yung takot na baka tamaan pa rin tayo ng ASF. Kasi andyan pa rin naman po sa paligid natin yung virus. So, may posibilidad pa rin na tamaan at madisgrasya ang ating mga negosyo.
So, ano po ang mga pwede natin gawin? So, ito po yung mga ilang siguro mga practical tips na pwede siguro nating i-apply sa ating mga farms para at least medyo madagdagan tayo ng seguridad para hindi tayo pasukin ng or ma-infect ng ASF. Unahin na po natin yung tamang location. Mas maganda po na sana ang ating farm ay isolated. Wala po siya masyadong katabing ibang farm para mas ligtas sa sakit. Ano po? Pero wag naman pong sobrang tagong-tago. Baka medyo mahirapan din naman tayo maglabas ng baboy at syempre magdala din ng feed sa ating mga farm. Next po is yung perimeter fence. So napaka-importante po na lagyan natin ng bakod ang palibot ng ating baboyan para po maiwasan natin yung pagpasok ng mga hayop, tao, or sasakyan na posibleng sa kanila po manggaling yung sakit. Siyempre, assuming po na healthy ang ating mga alagang baboy, ang virus po ay manggagaling sa labas. So dapat pigilan natin yan. Isa pa pong nirerekomenda natin ay ang pagpapatayo ng holding pen na kalapit na ng gate or malapit na po sa labas. So dito po natin nilalagay yung mga pambenta nating baboy or kung meron tayong mga baboy na bagong dating. So ito po pwede rin dito natin ilagay yung mga feeds. And then ang holding pen po natin ay connected na rin sa timbangan. So dito na po natin titimbangin yung ating mga baboy bago po natin sila ibenta. And then itong timbangan din po na ito ay connected na dapat sa labas para hindi na po kailangan pumasok pa ng mga sasakyan ng mga howler para maiwasan ang sakit. Hindi naman po kailangan sobrang ganda ng ipapagawa nating holding pen. Basta ang importante po ay malayo ito dun sa building kung nasaan ang karamihan ng ating mga alaga. So katulad po nito, ito pong holding pen na ito ay nagsisilbing quarantine pen din. Kasi ang mga laman po nito ay yung mga dumalaga na bagong dating. Ang mga dumalaga pong ito ay magstay dito sa quarantine pen ng 3 weeks at oobserbahan natin sila dito bago natin sila dalhin dun sa main building natin kung nasaan ang ating mga karamihan ng ating mga alaga. As much as possible, wag na po tayo talaga magpapasok ng sasakyan sa loob ng ating mga farms. Pero kung kinakailangan po, mag-provide na rin tayo ng wheelbutt. So dito po sa wheelbutt dadaan yung mga sasakyan bago pumasok sa loob. So hindi lang po sapat na dadaan lang sila. Dapat din po isprayan talaga natin yung ilalim para matanggal yung mga dumi or mga organic matters na nakadikit sa ilalim lalo na po sa mga gulong. So, syempre, kailangan po natin gumamit dyan ng napaka-bisa na disinfectant. And then, para sa mga tao naman po, mag-provide naman tayo ng footbath. So, tutuntong naman sila dyan bago sila makapasok sa farm. Uulitin lang po natin na hanggat kaya, huwag po magpapasok sa loob ng farm. Lalo na kung hindi naman po talaga kinakailangan. Ano po? Ito po mga kayubi ay hindi lamang dapat applicable sa ating mga bisita kundi pa kahit po sa atin mismo at sa ating mga nag-aalaga ay dapat ay mag-undergo din sa ganitong proseso bago po lumapit sa ating mga baboyan. Pagtatapak po sa footpath, siguraduhin na kuskusin na mabuti para matanggal yung mga dumi sa ating mga sapatos or tsinelas. And bago naman po pumasok sa building, palta naman po natin yung ating mga footwear para mas ma-minimize natin yung posibilidad na makapagdala tayo ng virus sa loob ng ating baboyan. Isa pa rin pong pwede natin i-consider na idagdag sa ating mga baboyan ay yung paglalagay po ng net sa paligid ng building. So ito po ay para sa bird proofing para maiwasan naman po yung pagpasok ng mga ibon at ibang insekto sa loob ng ating baboyan. So siguraduhin po na pati yung mga kaliit-liitan ay lagyan din natin ng harang dahil kaya po yung pasukin ng daga naman. So ayan po mga kayubi, alam naman po natin na familiar na tayo sa importansya ng disinfection sa ating mga baboyan. So papaalala lang po natin yung kahalagahan ng pagdi-disinfect ng hindi lang ng loob ng kulungan pati rin po yung labas, pati yung mga dinadaanan ng mga tao. Ano po? So lalo na po dun sa mga kainan kasi karaniwan po lalo sa ASF at saka yung mga iba pang mga sakit, marami po ay pumapasok sa katawan ng baboy through sa bibig. Or orally po natatransfer yung infection.
Okay? So, siguraduhin din po na tama lagi yung dilution rate, yung tamang halo ng disinfectant, at maglagay po tayo ng contact time. So, yung contact time po, yung tagal na dapat basa yung surface na gusto po nating i-disinfect. So, para po masiguro natin na very effective din or effective yung ating pagdi-disinfect na ginagawa. Pagdating naman po sa bodega ng ating fish, mas maganda po ay kaya niya maglaman ng at least mga pang 2 linggo na pagkain para bihira din po mag-deliver at bihira rin po may pumasok na sasakyan sa ating mga farms. Ano po? So mas maganda ma-disinfect din natin ito lagi. Ang ibang farms po ay equipped din ng hugasan ng kamay o kaya naman ay banyo para paliguan para po yan sa mga bisita or kahit para sa atin mismo, lalo na kung tayo po ay galing sa labas. So lalo na kung galing tayo sa tindahan ng feeds or galing tayo sa palengke. So mas maganda po ito na bago tayo pumasok sa ating babuyan ay maghugas ng kamay or talagang maligo at magpalit po ng damit. Nire-recommend rin po natin na mag-invest na sa mga kagamitan para sa sarili nating babuyan at iwasan po na manghiram na mga gamit na galing sa labas. So ito po lahat din po ng mga bibilhin na mga gamit from outside dapat po yun ay i-disinfect bago ipasok sa ating farm. Meron naman po tayong mga alaga magkakasakit, ASF man yan o hindi, mas maganda po ito ay ihiwalay na agad para po maiwasan na mahawa ang iba. So, ito po mga ito ay ilan lamang sa mga pwede natin gawin para makaiwas sa ASF habang tayo po ay naghihintay pa ng bakuna. And huwag din po tayong magpaka-kumpiyansa sa paniniwalang wala na po yung ASF virus. So, andyan pa rin po yan sa ating paligid, kaya dapat pa rin tayong mag-ingat. Okay mga kayubi, nakarating na po ako sa aking destination na farm. So tatrabaho na po tayo. Kaya ako po muna ay magpapaalam ng saglit. At sana po ay may natutunan naman tayo sa mga biosecurity tips na pinag-usapan natin at yung mga paraan kung paano makaiwas sa African swine fever. So sana din po may apply natin ito sa ating mga babuyan. Okay, so maraming salamat po sa pagsama sa aking biyahe. At magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Usapang Baboy. Don't forget po, i-subscribe at saka mag-like sa ating channel. Thank you! Usapang Baboy na may katuwaan, mampasaya ng pigrola.